Miss Maricel. Sa takbo po ng storya, kasi parehas nyo na po silang nasampal. Si, I think yung kay Elise, mamayang gabi po i-air yung malakas sa sampal po ninyo, ano. So, alam ni Mig ang content ng show. I love it. Yes, then ko po ito si. Ano po ang nakikita nyo, ma'am? Team Elise or Team Marisa? Bilang kayo pong si Nanay Lucing. Team po. Wala akong team. Team Lucing. Kasi alam mo, bilang ina, napakahirap nung may favoritism ka eh. Hindi ba? Kasi siya, si Lucing, dahil sa tinatawag na utang na loob niya, tinatanong kay Jorge, yung pagtulong sa kanila na kinukup sila, hindi ba? Doon na sila nakatira, doon na rin yung dalawang babae, parang tinuring niyang pareho niyang anak. So walang itulak kabigin. At the same time, tuwing merong bago kay Elise, si Marisa, gusto niya, meron din siyang bago. So parang gusto rin niya yung kagaya nung doon sa isa. So nagkakaroon ng inggit na pinapaliwanagan ko siyang huwag mainggit dahil hindi naman nga kami ganun kayaman na, wala na yung ano ng tatay niya. Pero nanay eh, di hindi ba? So lagi niya at tinatanong niya yung utang na loob, ayaw niyang may masasaktan. So kinokobera niya lahat yung mga ganon. To a fault, yung pagiging ayaw niyang makasakit. Kaya parang dumadating yung ano aspeto doon na parang kinakampihan niya si Elise lagi. Kasi nga parang hindi siya makapaniwala doon sa mga isinusumbong ng anak niyang si Marisa sa kanya na ganito ang ginagawa niya, ma, ganito ang ginawa niya sa akin. Parang hindi ko matanggap na si Elise gagawin yun. Parang hindi. Pero at the same time, syempre natatakpan na rin yun nung, kasi nga yung tinatanaw kong utang na loob dahil kinupkup kami. Yun. Komplikado po ano, inay? Oo, mahirap. Apa. Mahirap yung sitwasyon ni pa ni ano. Ano pa nga lang ko, Lucy? And lastly po kay Direk FM Reyes and kay Direk Avel din po. Grabe sir yung Queen versus Queen sa season 2 trailer, goosebumps inducing. I'm looking forward to more confrontations second season. Pero so far, Direk FM and Direk Avel, ano po yung pinaka-satisfying sa inyo na film ninyo na confrontation ni Elisa tsaka ni Marisa? And bakit po yun? Most satisfying and favorite po ninyong confrontation na ginawa po nila. Andel? Okay, napakaganda ng question. Yung mga confrontation nila, kasi kami bilang director, ang pinanggagalingan namin, ano yung motivation, ano yung objective ng eksena. So, doon namin binabase para hindi rin magpare-pareho yung approach namin, yung atake ng mga artista. So, lahat naman yan nanggagaling sa revenge ni Marisa. Tapos, on the other hand, dun sa galit na effect ng ginagawa ni Marisa kay Elise. So, yun, binabase namin lagi sa objective para mas exciting lagi mapanood ng mga viewers natin yung atake nila sa mga confrontation. Pero Direk Avel, ano po yung personally, para sa inyo po, yung favorite nyong na-shoot nila? Yung na-shoot po ninyong confrontation? Ako napanood ko yung was the time na napakap, tapos napanood ko yung sa basahan. So, sobrang na-feel ko na para bang viewer ako nung gabi na yon, na kahit ako, hindi ko naramdaman na part ako ng team. So, sobrang ko naramdaman yung galit ng bawat isa, na sobrang pinagtatanggol nila yung kung ano man yung para sa kanila na inaagaw ng bawat isa. So yun, napaka-intense, napaka-makatotohanan ng ginawa nilang portrayal. So, saludo ako sa dalawang artista na kasama namin. Thank you, Direk. Okay, thank you. Miguel? Yes, Miguel, before I answer your question,
I have a person, I'd like to extend my personal thanks to you. Right after the press con in the first part, you messaged me and you promised that you would help. And nakita ko lahat ng features na ginawa mo. Napakaganda. So maraming salamat kasi naramdaman ko talaga from you that you, when you promised, you did your best. Now, gusto ko munang balikan yung tanong mo kay Maricel Soriano, yung tungkol sa kaninong team kayo. When she said that team niya, yung sagot niya sa iyo, the promise of book 2 will display the story of all mothers. And I think that is why philosophically she answered you, team niya. Okay? Her answer is very deep, and I think only all mothers will understand where she is coming from. No. The issue of favoritism is something that all parents would want to sustain na hindi mangyari sa bawat anak, because that would destroy the life of their kids. And so selflessly, lahat ng mga ina ay gusto nila na manatiling patas hanggat maaari. Ngunit sa kwento ni Lucing, sa gitna ng pangungutangan ng loob, isinasakripisyo niya ang sarili niyang anak. Which, babalikan ko yung sinabi nung ating head writer, you know, ang sa iyo ay akin, maybe just be a line, but it will be reflected on all the characters. Yet, long before we get to that line, which is a question of ownership, we have to go back and check the relationship of all these characters, because the basis for that question of ownership starts from a question of what one can offer. So in the relationship, it's an issue and a balance of an offering and an ownership. Bago ka magmay-ari ng isang tao o puso o pagmamahal, tanungin mo muna ang sarili mo, ano ang kaya mong ialay? At sa pagkakataong ito, kanina napakaganda nung tanong mo kay Iza at saka kay Jody, when you were saying, if you are to defend each other, how will you stand for it? Dahil in book one, the beauty of book one as the creative team defined it, hindi ko alam, I'd like to think that all of you as writers, not just journalists, no? You have trained yourself to read a lot of materials and literature to get to your profession. The good thing about book one is that everything else is displayed in irony. The core of Jody's character is, this is as much as I can offer you. Buhay para sa kaibigan. Kaya lang, sa maling pamamaraan. The action of revenge may be wrong, but on the other end of the spectrum, makikita natin si Elise, who has maintained a very admirable position bilang asawa na inagawan at kaibigan na pinagsinungalingan ng mga magulang, no? Kaya naipit dito. Pero gusto kong lagpasan na meron kaming clue na ibinibigay sa manunood para sa exciting na struggle. Clue there is, lagpasan natin yung ano yung impormasyon na hindi ibinigay kay Elise para na napahamak si Judy. That is the core of Elise's character in book 2. Na napakalaking challenge for Iza Calzado as an actress, because internal wow. Yung lalabas sa book 2. Now, it was right that Keiko was saying it is reflected in all of
the characters. At saka ni Kier. Direk, I think meron.